Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Sabbath. Narito po tayo muli sa ating programang Family Time. Dito pa rin sa ating Naic Seventh-day Adventist Church, Philippines. Pero bago po yan, narito po si Brother Mike para sa ating opening prayer. Tayo po'y manalangin. Ama namin nasa langit, maraming salamat muli sa magandang araw ng Sabbath. Maraming salamat sa pagpapalang tinatanggap namin at natanggap sa nakaraang araw at tatanggapin pa. Maraming salamat sa sarayawang hangin, sa magandang panahon, Panginoon Diyos. At maraming salamat sa inyong patnubay. Kagabi kami po ay nakagising ng maaga upang makapaglingkod sa iyong pangalan. Panginoon Diyos, sa umaga po ito, kami po'y dumadalangin na kami ay puspusin ng mga espiritu. Patubay kami ng Banal Espiritu sa araw po ito sa pagpapalaganap ng inyong Ebanghelyo sa buong sanglibutan. Maraming salamat sa pagtugon sa mga prayers namin, Panginoon Diyos, at sa ngayong baga ay patawarin niyo kami sa aming makasalanan na nagawa laban sa inyong kalooban sapagkat sa inyong kapangyarihan magpakailanman ito po ng dalangin sa matulis pangalan ni Jesus. Amen. Amen! Thank you very much sa iyo, Brother Mike, at maaari ka namang bumati ngayong umagang kay ganda. Magandang umaga po at happy Sabbath sa mga tagapagtagkilik ng ating, programang Family Time. At narito rin sa aking tabi si Brother Miko. Yes! Say something, Brother Miko. Happy Sabbath po sa ating lahat. Yes, happy Sabbath sa iyo, anak. At gayon din ay magpasalamat tayo sapagkat napaganda po ng araw sa labas. Nagpapakita ng pag-ibig ng ating Panginoon. Ayan, ang kalikasan. Kaya salamat po sa inyong pagsama muli sa ating programang Family Time. Ayan, syempre pa. At sa ating pag-aaral ng leksyon ay napaganda rin na i-review. Napakaganda. Lalo na po sa ating pamilya, sapagkat ito ay patungkol sa pamilya. Kaya't nga po sa inyong pagbukas ng inyong mga Facebook at iba pang mamaya siguro sa YouTube ay makikita natin ang ating programang Family Time. Tayo po ngayon ay nasa last Sabbath of May 2022. Yan. Kaya ngayon ay ating makakasama ang mga nanay sa ating awitin, sa ating panimulang pag-awit, ang pagpuri sa ating Panginoon. Sapagkat tayo lahat ay dapat magalak. Tayong lahat ay magalak sapagkat ngayon ay araw ng Sabbath at ngayon ay ating bibigyan ng panahon at focus ang ating mga nanay. Kaya sa ating pong lahat na nariyang gising na, hello mga nanay ng ating iba't ibang mga group of believers. Ayan, sa inyong lahat tayo'y umawit. Sama po tayo. Umawit sa kagalakan. Yan. Tayo po'y aawit lahat sa awiting yan. Ngiti po tayo! Umawit sa kagalakan, magdiwang sa awitan. Pawiin ang kalungkutan, pagpupuri isigaw. Ibunisi ang sa ating naglapit sa kaibigan. At siyang naghatid sa atin kay Jesus na paanan. Awitin, awitin, ang awit ng katuwaan. Awitin, ang awit nitong pagdiriwang. Araw na sayang hosanan ating ipagsigawan. Kalwalhati ani Jesus ating papupurihan. At siyang naghatid sa atin kay Jesus na panan. Awitin, awitin,
awitin ang awit nitong pagdiriwang sa'yo amang banal sa mga kahabagan ang lahat na wanang pasalamatan. Salamat sa iyo, O Jesus, sa dugong katubusan. O banal na Espiritu, kami iyong hingaan. Awitin, awitin ang awit ng katuwaan. Awitin ang awit nitong pagdiriwang. Amen! Salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-awit ng ating awit. Papuri sa Panginoon. Kasama ko ang mga nanay. Ang mga nanay ng ating mga group of believers. Ang mga nanay ng ating Naic Seventh-day Adventist Church. Na kung saan ay makikita nyo ngiti sa tuwi-tuwi na. Bagamat mayroong pagod na nararamdaman, nawawala yan kapag nakikita ang kasiyahan sa mga mukha ng kanilang mga anak, ng ating mga anak. Na talaga naman nating sa simula ng ating sila isinilang, ay ating sarili ay hindi na natin inisip. Ayun. Kaya tandaan ang mga anak kung gaano kayo kamahal. Sapagkat sinasabi sa ating lesson, doon nagsimula yung merong favoritism. Ano po? At napaganda nung iniwang yung nakuha nating lesson doon sa ating lesson. Mamaya pag-uusapan niyo po yan. Ano po? Na dapat daw ay maiwasan natin yung favoritism sa mga anak. Sino ba yung dalawang karakter natin doon na nasa sa ating lesson? Bago natin malimutan yung ating lesson, sino nga ba yun? Ang dalawang anak ni Jacob and Esau. Yes, yung kambal. Hindi po ba? O mga bata, sino ang tatay ng kambal? Sino nga ba? O, sagutin nyo ko. Kasama ko dito. Bata sino? Ba kami? Siyempre, laging batang isip. Diba? Bata sa puso. Sino, Miko? Siyempre, ang tatay ng? Si Jacob po, Jacob. Ayun, si Jacob. Hindi. Si Jacob at saka si Esau, ang kambal. Si ano po, si Isaac. Isaac. Ang tatay ni Jacob at saka ni Esau, tama? Sana Israel, pero si Jacob po yun. So, oo, ayun, iba Isaac, yung pangalan Isaac, niya. Yeah, maraming kwento po dyan. At ang kanilang lolo, sino lolo nila? Sino lolo? Si Abraham. Abraham. Yun, ang family tree. Ayun, sa pamilya ay makikita natin yung, syempre, yung family tree natin. Si Abraham and then sila, anak ni Abraham, si Isaac, ano-ano yan sa bawat Sabado. Then, anak ni Isaac ay yung twins. Tama? Si Jacob at saka si Esau. Marami pa pong kwento yan, mamaya yan, mga kapatid. Pero ngayong umaga ay tayo muna ay ating buksan ang ating mga banal na kasulatan sa ating verse of the day. Ang sabi po sa Matthew 5:3. Yan. Mapapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Ang sabi po sa English, ay, nasa na yung English nito? Ayan. Ang sabi po ay, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Ang ating mga minimiti na malapit nang dumating ang ating Panginoon sa Kristo at tayo dadalhin sa kanyang kaharian kasama. Ayan, yan po ang ating dalangin na tayo sama-sama. Ayan ang ating verse of the day. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Matthew 5:3 ng New International Version. At mamaya, basahin natin yung ating memory verse sa ating lesson study. Ngayon po, birthday, birthday! May mga birthday ba tayo, Miko? Ating batiin muli ang mga nag-birthday ng May. Napakadami, ano po?
At ang nag-anibersaryo ng May, alam ko sa bawat iglesia, pag dumarating ang last Sabbath of the month, ay nariyan at tatawagin ang mga May birthday. Ang mga May birthday, tumayo po kayo at tayo'y sumama sa harapan. Namimiss ko na yan. Sa Sabado, magkita-kita po tayong personal sa awa ng Diyos. Pray for us for our trip. At magkita-kita po tayo sa bawat iglesia, naway magkaroon kami ng pagkakataon na kayo'y madalaw upang sa gayon ay makapanayam namin kayo. Ayan. Isama sa ating programang Family Time. Tuloy-tuloy pa rin po ito saan man kami naroon, sa awa ng Diyos at sa kanyang patnubay. Alalahanin po natin ang ating mga plano ay dapat nating isangguni sa Panginoon. Magamat ito'y personal o pang-pamilya at pang-sport pa, ay lagi nating isasangguni sa ating Panginoon upang sa gayon ay maging maayos at nararapat na nasa kanyang kalooban. Yun, para yan sa mga magtatayo ng mga business. Meron akong hilala, gustong-gusto mag-business. Kaya ipanalangin po natin yan at naway ang bawat pamilya ay merong positibong pagtingin upang sa gayon kayo ay maging matagumpay hanggang sa inyong buksan ang inyong mga business. Kailangan positive lahat para sa gayon ay maganda ang aura ng bawat isa. Sapagkat sabi yan sa ating lesson study. Yun! Hindi ko na iisa-isahin po ang mga may birthdays. Ayun, meron ba tayo? Ngayon. Kanan po. si Sister Delma Rodrin. Uy! Birthday po ngayon. Yan, si Ate Delma ng Bukal. Happy Bukal birthday Church. Po! At si... Sino pa po? Si... Uy, yung kaibigan ko, si Daryl Aurelio. No? High school... Friend ko po. At, happy birthday sa'yo, Daryl. Opo. At kay Kuya Al Susan. Uy! Ang kapatid. May 29. Mm-hmm. Birthday po niya. Kapatid ng ating anchor dyan sa Pilipinas, si Brother Jimbo, si Al. Happy birthday sa'yo, Al! Ayan po, yun po. Yun ang nadagdag sa birthday. Napakaraming nag-birthday po nitong May. Sa inyong lahat, happy birthday. May mga pangalan na May ang birthday nila. Di ba? At sa mga nag-diwang ng kanilang kasal, ng selebrasyon, ng anibersaryo, happy anniversary po. Gayun din sa mga nabinyagan. Madami yan. Alam ko patatayuin nyo yan sa bawat group of believers sa places. Kaya tayo lahat ay umawit. Wala akong ngayong hawak. Nasaan na yun? Okay, let's sing everyone! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayun! Ayan! Happy birthday po muli at happy anniversary! Magkita-kita tayo sa Sabado! Gayun din, narito ang pag-awit ng ating grupo! Happy birthday! Amen. God bless. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. God bless. Napakagandang awitin at masiglang awitin. So ngayon mga kapatid, tayo tuloy-tuloy sa ating programa. At meron ba tayong mga pagbati, Miko? Komento? Kung wala man ay narito po muna ang ating ulat pang kalusugan sapagkat napakaganda po. Kasama pa rin sa ating pagpapalakas ng katawan. Narito ang ating doktora, Doktora Rebecca Talon. Magandang araw po sa ating lahat. Ang ating pumpaksa ngayon ay gratitude o pagpapasalamat. Mayroon pong mga benefits o kapakinabangan ang pagiging mapagpasalamat. Ito po ay bunga ng
mga pananaliksik at ito po ang kanilang natuklasan. Ang pagiging mapagpasalamat ay nagbubukas sa pintuan para tayo magkaroon ng mga bagong kaibigan o higit pang relasyon sa ating kapwa. So, natitiyak ko, ito ay naranasan nyo na na sa kahit sa maliit na tulong na binigay sa atin at tayo nagpasalamat, ano po, napakalaking bagay na to para sa ibang tao. At kapag kayo ay hindi napasalamatan, tingnan ninyo po kung anong inyong nararamdaman. So, gratitude opens the door to more relationship. Ang pagiging mapagpasalamat ay nagpapaigi ng ating kalusugang pampisikal. Yung pong tao na maraming o malimit magpasalamat, ano po, bawas po ang kanilang mga nararamdaman, mga sakit, kirot, at sinasabi na sila ay healthier o mas malusog. So, ang mga tao mapagpasalamat, mas binibigyan nila ng pansin o panahon ang kanilang kalusugan. Sa kalusugang pangkaisipan po o psychological, gratitude reduces a multitude, ano po, nababawasan po ang ating mga negatibong emosyon, ang ating pagkaingit, ang ating pagkabigo. At sabi nga po sa ginawang pag-aaral ni Robert Amos, ay nagdadagdag po ng kaligayahan at nagbabawas ng depresyon ang pagiging mapagpasalamat. Ang pagiging mapagpasalamat po ay tinutulungan tayong mas makiramay sa ating kapwa at binabawasan ang ating hindi magandang mga galaw o agresyon. Sabi nga po, gumagalaw tayo in a pro-social manner. Ito ang resulta ng pag-aaral ng 2012 sa University of Kentucky na yung mga tao po na mas malimit magpasalamat ay hindi sila palaaway at hindi sila mapagbigay ng mga negatibong komento o negative feedback. Ang maganda po, mas masarap ang tulog ng mga taong lagi nagpapasalamat. Napakaganda na sa ating gabi-gabing pamamahinga. Tayo po ay nagpapasalamat una-una sa Panginoon at ating pumbilangin ang mga bagay na ipagpasalamat natin sa araw na nagdaan. Tingnan nyo po, kung ang bibilangin nyo po yung kabiguan nyo, yung kabisita nyo sa buong maghapon, natitiyak ko po na hirapan kayong tumulog. Sumunod po, ang gratitude improves self-esteem, yung pagtanggap natin sa ating sarili. Kung tayo ay mapagpasalamat, naiiwasan natin yung ikinukumpara ang ating sarili sa iba o nandiliit lagi ang tingin natin sa ating sarili. At last po, nagpapaigi ng ating mental strength o ating pagiging matalino sapagkat nagbabawas po ito ng stress at nagbibigay lakas sa atin upang harapin natin ang mga di magagandang pangyayari lalo na ngayong panahon ng pandemic na kailangan po nating matuto tayong magpasalamat lagi. So, isang pag-aaral doon sa mga veterano ng giyera sa Vietnam ay napakita na yung mga tao, mga sundalo, mga tauhang na sangkot dito sa Vietnam War, mas konti lang po ang kanilang post-traumatic stress disorder, yung mas konti ang epekto ng giyera sa kanila. So, sa susunod pa, pagpapatuloy natin ito at salamat po. Maraming salamat sa iyo, Doktora Rebecca Talon, at napakaganda po nating muling ayan, sabihing salamat sa iyo. Ayan, ang pagpapasalamat ay napakalaki palang bagay upang sa gayon ang ating mga kalusugan ay maging maganda. Ang ating self-esteem daw, yung lagi nating iniisip na tayo ay parang ako yata yun, yung walang nagawa. Merong mga pangyayaring medyo na-recognize yung gawa mo ay parang iniisip mo, tama ba yun? Pero magpasalamat na lamang. Yan ang ibig kong sabihin, be thankful at wag na lang natin isipin yung mga bagay na hindi maganda. Salamat! Ayan, salamat sapagkat meron tayong Sabat ngayon na sama-sama. Salamat sapagkat tayo binigyan ng Panginoon ng mabubuting kalusugan. Sa anumang maliliit na bagay na ating natatanggap at ating nagagawa ay tayo pinasasalamatan ay napakalaking bagay.
Kaya salamat sa aking mga kasama dito. Salamat kay Brother Mike. Yay. Salamat kay Brother Miko. Ayun. Talaga namang ito pong panahon na ito sa mga kaguruang kagaya namin ay talagang ang araw at oras ay hindi sapat upang matapos ang aming mga gawain. Kaya salamat sa Diyos sapagkat merong Sabbath na narito ay nakakaroon tayo ng pagkakaroon ng pag-aaral na kagaya ng binigay na aral ng ating doktora, Doktora Rebecca Talon, sa pamamagitan ng pagsasabi ng gratitude or pasasalamat. Kaya nga sabi ko sa mga anak ko at sa lahat ng aking mga kapamilya ay kailangan tayo ay maging ano yung sinasabi ko lagi? Be thankful and grateful. Ayun. Sapagkat sa lahat ng bagay, minsan maliit man o malaki ang nagawa sa iyo, kailangan ay magpapasalamat ka. Yun. Babasahin ba natin mga Facebook comments? Uy! Salamat po sa inyong mga komento ngayong umaga. Nakaiganda. Huwag po natin kalilimutang magpasalamat. Ako talaga nagpapasalamat po ngayong 20 year, school year 2021-2022, sapagkat kami po ni Brother Mike ay nakapasok ng buong taon. Ano, Brother Mike? Praise the Lord. Thank you for good health at saka sa mga bagamat merong minsan talagang masama at hindi maganda ang iyong pakiramdam at gising, ay patuloy na pinapatnubayan tayo ng Panginoon upang sa gayon makapasok kami ng araw-araw sa aming gawain at trabaho. Kaya salamat. Salamat sa mga bata na aming tinuruan sapagkat sila ay nagkaroon din naman ng kaalaman. Kaya salamat sa aming school. Yan. Salamat sa aming mga admin. Thank you, Lord. Yes, salamat sa Panginoon sa mga kaguruan na kasama namin dahil ating natapos ang school year 2021-2022. Kung nakita niyo po yung balloons, ayan, nasa ilalim ako. Salamat sa Diyos sapagkat talagang ginabayan niya na hindi tuluyang matumbay yun sa panahon ng aming promotional celebrations. Narito na po ang ating mga komento. Nadagdag ko lang kasi po nasabi ang pasasalamat. Kaya salamat din sa ating mga komento ngayong umagang kay Ganda. Yan, lagi tayong may ngiti. Parang ang fresh-fresh ng dating ng ating mga aura kapag lagi nakangiti at nagpapasalamat. Baramiko, salamat sa iyo. Ito, galing po kay Tito Yoli. Good morning and happy Sabbath, everyone. Happy Sabbath po sa inyo. Good morning, Ate Yol, at salamat sa iyong pagkomento. Kung meron... galing po kay Sir Nipa, Custodio. Happy Sabbath po sa ating lahat. God bless us all. Stay strong with the love of the Lord. Amen. Salamat sa iyo, Sister Nipa. At galing po kay Sister Mercy Canlas. Blessed Sabbath day. Mga kapatid, sa inyo din, Sister Amy, Brother Mike, and Miko, God bless po. God bless po. Thank Sister you very Mercy, much, Sister Mercy, and you. Happy Sabbath, and God bless. At ganyan po kay Sister Cherry Morgades. Happy Sabbath, everyone. Happy Sabbath po sa inyo. Happy Sabbath sa iyo, Che. Ayan. At ganyan po kay... Tito po, Tito? No, Romel? Yun, Tito. Yes. Tito, Happy Sabbath. Happy Sabbath Happy po sa Sabbath inyo. Happy Sabbath sa iyo, Romel. Yun. Yan, kita-kita tayo. Thank you very much for the comment. At ganyan po kay Tita Tessie. Ganda morning at happy Sabbath po sa lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon. Amen! Happy Sabbath, Ate Tess, and thank you very much. Yun. At ganyan po kay Sister Melba Candol. Happy Sabbath. Happy Sabbath po sa Happy inyo. Sabbath sa iyo, Sister Melba. And thank you sa pag-unlock niyo po ng inyong mga larawan na nakasama natin sa pag-awit. Opo. At ganyan po kay Brother James Duzord. Happy Sabbath po sa lahat. God bless po. God bless po sa inyo. Happy Sabbath sa iyo, Brother James. And thank you. At ganyan po kay Ate Nika. Happy Sabbath po sa ating lahat. Happy Sabbath sa Ate Nika. Happy Sabbath sa iyo, Sister Nika. And thank you also. Ayan, at, sa pagpapaunlak. Opo, ganyan po kay Sister Marilu Bata. Happy Sabbath po. Happy Sabbath po sa Happy iyo. Sabbath sa iyo, Sister Marilu. Ayan, and thank you also. Nakasama kayo sa picture at sa pag-awit natin. Opo, ganyan po kay Sister Shirley Capras. Happy Sabbath po sa lahat. Happy Sabbath Happy Sabbath sa iyo, Sister Shirley.
And God bless. Oh God, galing po kaya sa Timonan Group of Believers. Happy Sabbath po. Happy Sabbath. Happy Sabbath sa iyo, Timonan Group of Believers. Happy Sabbath, Naic Family Adventist Church, Halang, Syudad, and Timonan. Happy Sabbath din, ang sabi ba ni Sister Olive Nazareno Sales? Opo, happy Sabbath po sa inyo. Ayun, hindi ko masyado nakita, hindi na maiangat. Na. Ayun, ayan. Thank you very much sa inyong pagbati. At kung meron kayong mga pasasalamat, ay maaari nyo rin po namang banggitin sapagkat ang ating health ay about gratitude. Pagpapasalamat. Salamat sa Diyos sapagkat patuloy tayong iniingatan anumang ating group of believers na sinasamahan. Ayan. Pabati sila? Sige nga po. Group of believers. Amen! Ang masiglang Timalan Group of Believers, ang sabi ni Sister Olive Nazareno Sales, Happy Sabbath! Happy Sabbath sa iyo, Sister Olive, at gayon din sa mga kasamahan dyan sa Timalan Group of Believers. At saan mga dako kayo, yung mga ibang mga group of believers natin dyan, ating tayong dadalawin namin kayo at naway mag-comment din kayo. Kamusta na kayo dyan? Alam ko na napaganda ng araw ng Sabat na tayo ay magkita-kita dito sa ating family time. Mga kapatid, tuloy-tuloy po tayo sa ating programa at narito po muna ang awit ng ating special number mula pa rin sa ating Advent Waves. Narito po sila bago ang ating Bible Gems. Trust the heart of your friend.
Salamat po sa ating mga awit ngayon ng Adventist Waves. Panguna pa rin ang ating kasama. Advent Waves. Advent Waves. Panguna pa rin ni Brother Renato Espanyola at ang kanyang pamilya. Salamat po sa inyong pagtugon sa ating paghingi ng mga special numbers. At gayon din po, kung meron po mga kaganapan na hindi inaasahan ngayon, kung nagpatuloy naglo-load ang inyong mga ano tawag dyan, mga devices ng programa natin, ay bear with us, ano po, mga kapatid. At salamat din po sa patuloy niyong pagsubaybay. Mga kapatid, gaya na po ng kanilang inawit, ay bow the knee. Ayan, kapag tayo magpapasalamat sa Panginoon, ay napakasarap din na ibigay natin ang papuri at pasasalamat sa Kanya sa tuwi-tuwi na sapagkat Siya ang nagbigay ng lahat ng ating tinatamasa at na nangyayari sa ating buhay. Kaya salamat po sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po mga kapatid, narito po si Pastor Bong Fidakan para sa ating Bible Jams. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po muli sa ating pong Jams. Maraming salamat Sister Amy sa iyong pagpapakilala. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pong Jams kung saan ating pong pagtutuunan ng pansin isa sa mga teksto po sa banal na kasulatan. At ang ating text ngayon ay galing po sa John 20:21. Ito po ang sabi. So Jesus said to them again, "Peace be to you. Just as the Father has sent me, I also send you." Now, ito mong teksto na to, mga kapatid, ay pagkatapos na ng ating Panginoon ay mapako sa krus, may kanulo, no? At naiwanan. Now, kung titignan po natin yung konteksto, mga kapatid, ang ating Panginoon ay na-meet ulit yung mga disciples na umalis. O, sila po ay iniwan ng ating Panginoon. Pero kung titignan po natin dito, mga kapatid, halip na ang ating Panginoon ay sabihin sa kanila, "Nasaan kayo? Bakit niyo ako iniwan?" Hindi po yun. Kundi ang ating pong ginawa, ang ginawa ng ating Panginoon ay sila po ay binigyan, mga kapatid, ng responsibility at sinabi ng ating Panginoon, "Peace be to you. Peace, just as the Father sent me, I also send you." Now, ang ating Panginoon, hindi po hinahalungkat o inuungkat ang ating po mga problema, yung ating po mga pagkakasala sa Kanya. Kundi siya po ay patuloy na nagbibigay ng kapayapaan sa atin. Patawad ang binibigay sa atin ng ating Panginoon. Tayo po ay inuunawa ng ating Panginoon. Grace ang binibigay sa atin ng ating Panginoon. Pero sa kabila po nito, mga kapatid, tayo po pa rin ay binibigyan ng responsibilidad ng ating Panginoon na humayo. Tayo po ay gumawa sa kanyang bukirin. Ang ating pong mga gigitugon, nawa ay katulad ng sinabi sa Isaiah na, "Here I am, send me." O mga kapatid, ang ating Panginoon ay pinahayo ng ating Panginoong Diyos, ng Diyos Ama, upang pumunta dito sa mundong ito upang tayo ay iligtas sa ating pong mga pagkakasala. Ngayon po tinanggap natin si Kristo bilang personal na kapagligtas. Tayo rin naman ay inaatasan ng ating Panginoon na maging daan upang marami pa ang maakay sa kanyang banal na paanan. Mga kapatid, naligtas tayo ng ating Panginoon. Ang tanong ngayon, paano naman yung ating po mga kakilala, mga kaibigan, na mga kapitbahay na nangangailangan rin naman ng kaligtasan? O ang sabi ng ating Panginoon Jesus, "Peace be with you. Just as the Father sent me, I also send you." Tayo nawa ay tumugon sa panawagan ng ating Panginoon. At makiisa sa kanyang gawain sa pagbibigay ng mensahe ng kaligtasan sa mga taong nasa kadiliman. Pagpalain tayo ng ating Panginoon sa umaga po ito. Thank you very much, Pastor Bong Fidakan, sa iyong ating Bible Gems ngayon, mga kapatid. Peace be to you. Parang ganun, ano?
Ayan, salamat po at naway ang kapayapaan nawa ang ating maranasan ngayong araw na to ng Sabat. Kamusta Kuya Ruben? Ayan, kasama ng Timalan Group of Believers. Ayan, kasama natin sa Iglesia ng Naic Seventh-day Adventist ng mga kabataan natin. Kaya hindi si Ate Minda, kamusta kayo dyan? Kamusta Group of Believers ng Timalan? At sapagkat ang inyo pong mga lingkod ay kasama sa Group of Believers na yan, kaya't nababati ko sila. Kasama din natin ang Naic Seventh-day Adventist Church, of course, at ang iba pang mga group of believers. Mga kapatid, gawa niyan, ay narito ang summary ng ating ginawang programang Pinasaya. Ay, tama ba ako? Summer Pinasaya ng ating anchor. Of course, si Brother Jimboy Susan. Narito na siya at ang kanyang balita. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Sabbath po mga kapatid. Muli po ito si Brother Jim para sa ating Ulat Pag-asa. Ngayong umaga, ibabahagi ko po sa inyo ang naganap na awarding last Saturday sa ating pong Naic SDA Church. Ito pong awarding na ito ay bilang pagkilala at pasasalamat sa lahat po ng nakilahok sa ating pong ginawang Naic Summer Super Saya 2022 sa Timalan Group of Believers Campsite. So, napakita ko na po sa mga previous na ulat natin, yung mga pictures, video ng mga ginawa. So, nakakatuwa po at napakasayang pagmasdan ano, yung bawat isa na sa gitna po ng pandemic, ano, meron pa rin po tayong ways kung paan natin lalo pang paigtingin at pagtibayin ang relationship ng ating po magkakapatid dito sa Naic. Ayan po, so ito pong awarding na ito ay nabigyan po namin ng medal yung bawat group of believers, ng box, yung mystery box na may laman pong pagkain, certificate bilang pasasalamat, at nawa po ito po ay masundan pa. At muli po, nagpapasalamat kami sa lahat ng committee, lahat po ng tumulong, lahat ng nag-join, lahat po ng sumuporta, no? Hindi lamang physical, may mga sumuporta po financial at sa mga nanalangin, at patuloy po na sumusuporta po sa gawain. So nawa po, ang gayong klase ng mga event, activity ay masundan pa ulit. Kagaya po na lagi ating sinisigaw, ulitin natin to. So mga kapatid, tingnan nyo po ilan sa mga pictures and videos ng aming pong nagawang awarding last Saturday. So muli po, tandaan natin, nasaan ka man ngayon kapatid sa iyong buhay, may pag-asa pa. May the Lord God bless us. Talaga namang gigil na gigil. Ano po mga kapatid? At salamat sa iyong pagbabalita sa ating anchor dyan sa Pilipinas, si Brother Jimboy Susan. At narito pa po ang maiwang mga picture na nais namin ipakita. Si Brother Miko, kaya mo ba natin ipakita? At upang sa gayon na makita nila, yes. At tignan natin, Brother Miko, ang sabi ulit-uliting muli. At naway makasama kami diyan. At kung sino man ang hindi mga nakasama, andan niyo po ang inyong mga sarili sapagkat ating uulitin yan sa awa at kapag tayo pinahintulutan ng ating Panginoon. Pagbinigyan tayo ng magandang panahon sa araw na sa panahon ng tag-ulan. Bakit ba hindi? Hindi po ba mga kapatid? Magkasama-sama tayo at tayo'y kung hindi man tayo makagalaw na, ay nariyan ang ating paggabay sa kanila. Sa ating mga kabataan, sapagkat nais nating iparanas sa kanila ang ating mga karanasan noong panahon ng ating kabataan. Kagaya nga itong aking mga anak dito na hindi naranasan yung mga bagay na sama-sama ang mga kabataan. Kaya salamat sa mga nagsipag buo ng committee upang sa gayon ang isang kaganapang kagaya niyan ay maisagawa. Eh salamat, di ba? Salamat po sa mga kasamahan natin. Ayan sila nung sila ay nagkaroon ng awarding ceremony. Ang sabi nga ay hindi lamang ito ay panay saya o panay panay
laro lamang, kundi nariyan po ang mga pasasalamat nila at kayo din pinakita kung paano pinatnubayan ng Panginoon ang pangyayaring ito. Ayan, salamat sa Diyos at ang bawat isa ay nagkaroon ng kasiyahan sapagkat ang masasayang puso ay malayo sa karamdaman. Ayan, maraming bagay ang nangganap, subalit nariyan pa rin at pinahintulutan ng Panginoon na ang mga kabataan natin kasama ng ating mga mahal na mga magulang na sama-samang nagsipagsaya at pinagkalooban sila ng isang magandang panahon. Ayan, yan po mga kaganapan noong nakaraang Sabado. Salamat, Brother Miko, sa ating pagtatry na maipakita ang kanilang mga picture. At makikita po, ayan, okay na yan? At makikita po, ayun pala ako, sabi ko ba't may gumagalaw doon? Ako pala yun, mga kapatid. Ako pala yung nagsasalita sa likuran. Ayun, sa likuran ng tabing ay nariyan ang inyong lingkod. Okay na? Ayun. Ang sabi po, salamat! At ating ulitin. Salamat din sa mga suporta physically, financially, and of course, ang tawag yan, yung mga encouraging words at gayon din yung mga payo ng ating mga magulang. Salamat! Salamat at salamat. Ayun. Mga kapatid, narito po. Ang sabi ko nga po ay napakaganda ng ating lesson din. Ang sabi ay, anong lesson natin? Jacob, ano ba to? Paano ba to sa Tagalog? Nico, how do you say this word? Baka magkamali ako. Ay, sa Tagalog po, di ba? Hindi, sa English, basahin mo yan. Supplanter. Okay. Or sa Tagalog? Supplanter? Ano to sa Tagalog, Daddy? Supplanter. Yeah, supplanter? Si Jacob. Ibang ano dito eh. Supplanter. Iba kasi sa... Supplanter. Oo. Ulit-ulit tayo. Ang sabi dito sa Genesis, ito po ang memory verse, Genesis 27:36. Yan, tayo po ay nasa ikasyam na ano, kung hindi po ako nagkakamali. Tama? And Esau said, "Is he not rightly named Jacob? For he has supplanted me these two times. He took away my birthright. And now look, he has taken away my blessing." And he said, "Have you not reserved a blessing for me?" Genesis 27:36. Ayan, sa Tagalog, ang sabi po ay, at kanyang sinabi, hindi ba tumpak na ang pangalan niya ay Jacob? Dalawang ulit niya akong inagawan. Kinuha niya ang aking pagkapanganay, at ngayon kinuha ang basbas sa akin. Kanyang sinabi, "Wala ka bang inilaang basbas para sa akin?" Iyon, mga kapatid, ano yan ang ating pag-uusapan sa ating lesson study? Ano po? Kaya, ha? Kapalit, halili, napanggap. Oh, so yun ang Tagalog ng supplant. Ano yan? Jacob the supplanter. Ano yun? Nagpapanggap. Sa ibang mga lesson study, makikita niyo po, meron siyang maskarang hawak sa likod. Ayun. At ang mga bata, alam niyo ba ang kwento ni Jacob? Ang kwento ng magkambal na ito? At naway maikwento natin sa mga bata yan. At nalaman natin na ito ay panahon na kung saan ang pamilya ay kailangan magkaroon din ng pagre-review. Lalo na sa ating mga anak. Minsan naman ay doon sa lesson study, napapasagot kami, ano po rito pag nakikinig kami. Minsan na hindi naman maiwasan na magkaroon ng mga ganong ugali o ang tawag dyan, pagtingin ang mga magulang sa kanilang mga anak. Naalala ko rin yung kwento ng parable. Parable of the, ano yun, yung anak? Brother Mike? Ano nga ba yun? Prodigal son. Ayun. Yun. Doon nagkaroon din ng isipang paborito mo siya. Kahit na may ginawa siyang masama, siya pa rin ang iyong kinalingan, pinaghanda. Ayan, mga kapatid, yan ang mga ano ng mga anak, di ba? Siya pa rin ang iyong inasam-asam na makasama. Ayan. Ayan ang mga pwede nating i-connect sa ating lesson. Minsan hindi natin maiwasan, subalit hindi mabuti. Ang sabi nga doon sa mga pag-uusap ng ating mga nagkakaroon ng pag-repaso ng mga lesson,
Ang sabi eh, naway hindi tayo makabuo ng isang komunidad na hindi maganda dahil sa ang pamilya ang unang unit of the community. Kaya nga po, pasalamat tayo sapagkat tayo mayroong mga programa na kung saan ay iniaangat kung paano kahalaga ang pamilya nakasama ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya lagay po natin sa gitna ang ating Panginoong Hesukristo. Alam ko, mga nanay, mga tatay, mga anak, ay ang isipan natin kung minsan ay nawawala sa pamilya. Mas nasisihan tayo nakasama ating mga kaibigan, ang ating mga bagong mga nakakilala. Alalahanin natin at the end of the day, ang mga kaibigan ay maaaring umalis sa iyong tabi. Maaaring silang magkaroon ng kanilang sarili pang mga kaibigan. Subalit, ang pamilya, nariyan yan. Hindi ka makakapili. Tama? Tama ba ako? Hindi nga daw mapipili pati nanay. Kaya alam naman natin na ang mga nanay ay siyang nagbibigay din ng pag-ibig sa kanilang mga anak. Kaya maraming mga bagay na pwedeng kwentuhan at pagkwentuhan natin. Kaya mga bata, makinig kayo sa inyong mga nanay ha. Ang ating awiting Father Abraham ay huwag natin kalilimutan. Awitin nga natin anak. Tugtugan mo nga ako, Brother Miko. Ayan, tutugtugan tayo ni Brother Miko sa ating pasimula. Ito yung ating lesson first, ano yung tukol kay Abraham. Father Abraham, ano nga ang susunod doon? Father Abraham has many... Yun, Father Abraham had many sons. Many sons had Father Abraham. I am one of them and so are you. So let's all praise the Lord. At naway, ang favoritism ay hindi mangyari sa ating pamilya. Okay, let's do this. Sana masaulo natin, ano? Ayan, ngayon tutugtog tayo. See? Ready? Intro! Di po. Ah? Ah, di ba? Ano ba naman niya? Ba't dito si? Ayan. Tingnan ko itong act sa akin, ah. I am one of them and so are you. So let's just raise our hand. Oh, diba? Marunong tumugtog. Oh, tayo po yung mawit. Oh, Brother Miko, ready? Father Abraham and many sons have Father Abraham. I am one of them and so are you. So let's praise the Lord. Right hand. Exercise tayo mga kapatid. Tayo kayo dyan. Tayo po umawit. Right hand muna. Father Abraham had many sons. Many sons have Father Abraham. I am one of them and so are you. So let's all praise the Lord. Right hand, left hand. Father Abraham had many sons. Many sons had Father Abraham. I am one of them and so are you. So let's all praise the Lord. Amen! Praise the Lord! Ayan, nakakaangat pa ang ating mga braso. Salamat sa Diyos sapagkat ang iba po ay hindi na makaangat. Kaya salamat talaga sa Diyos na tayo mayroong mabubuting kalusugan. Meron ba tayo mga komento, anak, bago tayo magtapos? At muli po, ang inyong pong mga lingkod ay patuloy na nagsasabing i-share niyo po ang inyong pong mga talento sa pag-awit at upang sa gayon ay maibahagi natin sa ating mga kapatid na kung saan ay kapag naririnig yung inyong mga awit at ang message ay nagkakaroon ng magandang damdamin at naaalala kung gano'ng kabuti ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, salamat po sa inyong mga video at sa mga kanta at mga awit na patuloy niyo pong i-share dito sa ating programang Family Time. Ang oras ng ating Family Time sa Pilipinas, 8 to 9. Kaya po, samahan niyo kami sa tuwi-tuwi na upang sa gayon ay makita kung gaano ang pagmamahal ng Diyos ay talagang walang hanggan. At dito tayo ay magkakaroon ng mga pag-share ng ating mga pasasalamat. Yun. Kaya ang sabi po ni Sister
Brother Miko? Sister Nika ba? Diyan tayo natapos. Ayan. Happy Sabbath po sa ating lahat. Thank you very much for commenting. Salamat, Sister Nika. Ayun. Yes. Ay, natapos na natin yung si Sister Shirley. Ayun. Sabi po ni Sister Tina Salcedo, Happy Sabbath everyone. Happy Sabbath po. Ayun. Kaya salamat po sa inyong mga komento ngayong umaga na kay ganda. At muli, narito po ang ating Gmail address. Na pwede nyo pong i-share ang inyo pong mga awitin at pag nandyan po kami, tayo po ay mag-recording mga kapatid. Ilaan nyo po ang inyong panahon sa pagsama sa amin upang sa gayon ay tayo makapag-record ng ating mga awitin. At kung hindi man po, narito ang ating Gmail address, naic.adventist@gmail.com at ang Facebook page natin, naic.adventist. At ganyan din po mga kapatid, huwag niyo po rin kalimutan na dalawin ang ating YouTube channel upang sa gayon ay makita natin ang tuloy-tuloy nating programa. Maraming salamat po at narito po si Brother Miko para sa ating closing prayer. Let's pray. Our Father in heaven, Lord, thank you for this blessed Sabbath day you have given to us. Thank you for all the things you have done and all the guidance and our work. Lord, change our hearts to be more like you. I pray for those who are suffering physically, emotionally, mentally, especially the incident in the U.S., Lord, and around the world. Lord, give them peace of mind, heal their hearts, minds, their spirit, and guide them to you, O Lord. And bless all the programs this blessed Sabbath day in the group of believers, the churches, and around the world. And forgive us all our sins have come against you. In Jesus' precious name we pray. Amen. Amen. Thank you very much pong muli mga kapatid sa pagdaan ninyo sa ating programang Family Time, Stand Still and Let God Move. At narito po ang ating mga nakasama. Narito yan si Brother Mike. Si Brother Miko. At ito po ang inyong likod, Sister Amy Talon, nagsasabing, To God be the glory!